Shake. Okay. Live na tayo. Oh, ay pakiabot sa akin yung ano mo. Yung figurine. Live na? Sige lang. Oh, eh pa ano muna. Greetings muna. Oh, hi mga katropa. Binabati ko lahat ng aking mga katropa diyan, yung mga katropa na mga hindi bobo. Ayan, no? Oh. Yeah, may live ulit tayo ngayon at hangga't maaari ay mga katropa, ako kasi kahit na sinusubaybayan ko yung mga current events as much as possible ay ipipresenta ko yan ng pinakasimple at madaling maintindihan at yung mas maiksi na paliwanag, no? Dahil napakarami lang nating mga natatanggap na mga paliwanag at mga balita tungkol sa kung saan-saan, pero maganda na rin yung ating gawing simple ang paliwanag ng bawat issues, no? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ABS-CBN, no? Kung ano talaga ang tunay na kwento sa likod ng ABS-CBN. At pag-usapan din natin ang tungkol sa DOTR sapagkat napakapangit ng mga paninira sa kanila, na lalo na ng ibang mga senador, no? At pag-usapan din natin ang itong bagong balita na si Secretary Duque at saka ang DOH ay paimbestigahan ng Ombudsman, no? Kaya yan ang ating mga pag-uusapan ngayon. O, unahin natin ang ABS-CBN. Lumalabas mga katropa doon sa mga huling dalawang pag-iimbestiga dito, huling dalawang araw ng investigasyon dito, lumalabas na itong ABS-CBN ay kinumpiska o sinequester muna ng gobyerno under President Marcos noon dahil ginagamit ito sa subversyon. No? Kasi alam mo yung ABS-CBN, kasabwat din yun ng Liberal Party at ng mga komunista sa pagpalayo na pabagsakin ang gobyerno natin. Na nagkataon noon ay noong panahon ni Presidente Marcos, pero hindi sila nagtagumpay sapagkat na sawata ang kanilang mga maitim na plano noon para sakupin ng komunista ang Pilipinas. Alam niyo naman yung tungkol doon sa Plaza Miranda na ibinintang nila kay Presidente Marcos, na yun pala ay sila Ninoy at sila Joma ang may kagagawan, no? Upang mapilitan si Presidente Marcos na mag-declare ng martial law, at yun ay paniwala nila ay ikasisira ni Presidente Marcos. Ngayon, balik tayo doon sa ABS-CBN. Lumalabas na ito ay sinequester noon ng gobyerno dahil nga na ito ay ginamit na instrumento sa subversion. Kapag kasi ganyan, may karapatan ang estado, no? Ang estado, ang bansa, gobyerno at bansa, estado, na ito ay bawiin o kaya ay pansamantalang i-operate ng gobyerno upang ito ay malabanan ang kanyang mga adhikain ng pagiging suberbyo, no? At noong panahon, nung after the martial law, inoperate pa rin ito ng gobyerno kasama ang PTB4 upang ito ay patuloy na makapagbigay ng impormasyon sa taong bayan. Ngunit noong pagkaroon itong peke na revolusyon na EDSA 1 ay ibinigay yan ni Cory sa mga Lopez ng walang bayad. At ito pa ha, lumalabas na yung gobyerno pa na ang nagbayad sa ABS-CBN noon. Samantalang, kinamkam nila ang mga ari-arian ng gobyerno at ang mga kagamitan ng gobyerno na iniligay doon sa station sa ABS-CBN sapagkat patuloy na inoperate yan eh. At ang nangyari dyan ay hindi na nagkaroon ng pagbibilang ng o kaya ng tinatawag na inventory ng kung ano-ano ang mga kagamitan na dapat nabayaran sa gobyerno. At syempre, kasi it's a revolution, kontrolado nila ang gobyerno noon, eh gobyerno pa ang nagbayad doon sa kanila. Ang mahirap pa nito, ito ang pinakamapangit na pangyayari. Nung after EDSA 1, ginawa nilang instrumento ng panluloko, ng pag-brainwash at pag-indoctrinate sa mga tao ang kasamaan daw ni Marcos. At doon ay pinuri ng pinuri ang komunista na si Ninoy.
no, at ang boba na si Cory Aquino. Ang ginawa nila, inakpan nila ng talagang binuhusan nila ng katakot-takot na propaganda ng kasinungalingan ang mga tungkol kay Marcos at sa martial law at sa mga human rights na yan upang hindi makuna, upang hindi mahalata ang mga pagnanakaw sa gobyerno at sa taong bayan ng mga Aquino at ng Liberal Party, no, at ng mga oligarko. After 1986, anong nangyari sa atin? Ang mga public utilities na ino-operate ng gobyerno under President Marcos sa kagaya ng kuryente at ng tubig, ng mga toll gate, no? Lahat yan ay ipinamigay ni Cory, no? Ipinamigay ni Cory sa mga oligarko. Kaya hanggang sa ngayon, tayo ay alipin ng mga oligarko sapagkat alipin tayo sa tubig. Yung tubig, dapat yan ay Estado ang namamahala, ibinigay sa iba. Ang kuryente, dapat ay tayo ang namamahala, ibinigay sa iba. Yung ABS-CBN na dapat sana ay binayaran pa ang gobyerno dahil sa mga kagamitan na inilagay dyan at sa mga fasilidad na inilagay dyan. Eh, ang nangyari, yung gobyerno pa nagbayad. Talagang matindi ang panluloko na ginawa sa atin ng mga Aquino after EDSA 1 na yan, yung EDSA-EDSA, yung kanukuhan ng EDSA Revolution na yan. At kaya nga, tayo ngayon, ang nangyari, naging bobo ang mga Pilipino, ginawang bobo ng ABS-CBN ng mga Pilipino upang hindi mahalata na ang mga pagnanakaw at pagsasamantala sa ating mga taong bayan ay hindi mapuna. Oh, kaya ngayon, hirap na hirap tayo. Tayo ang pinakamataas sa kuryente dito sa Asia. Isa tayo sa pinakamataas sa kuryente sa buong mundo. Ano ang epekto niyan? Walang gustong pumasok na investor dito ng mga factories, ng mga manufacturing kasi nga mahal ang kuryente, mahal ang tubig, no? Kaya ang nangyari, ang mga Pilipino walang makuha trabaho, nag-aabroad pa. Oh, samantalang nung panahon ni Presidente Marcos, ang mga multinationals na dito sa atin, ang Adidas Philippines, ang Adidas, di ba? Andiyan yung Wrigley's Philippines, andiyan yung Procter & Gamble, andiyan yung Westinghouse. Andito po, napakarami, Phelps Dodge, napakarami ng mga multinational companies na nandito ang factory sa atin. Kaya naman ang mga Pilipino noon ay merong mga trabaho. Pero nung after 1986, nakinamkam ng mga oligarko sa pamamagitan ni Cory Aquino ay nawala ang ating mga industriya sapagkat ayaw na nila dito, mahal ang kuryente at ang daming NPA, ang daming kumukolekta sa kanila ng mga buwis-buwis. So ang nangyari, naghirap ang ating bansa dahil dyan sa panluloko ng mga Aquino. At ano ang naging instrumento nila dyan para maloko, mabola, mabrainwash, maindoctrinate ang mga Pilipino? Ang ABS-CBN. Yan, ang ABS-CBN. Kasi wala na silang pinupok araw-araw, oras-oras, kundi masama si Marcos, masama ang martial law, masama ang human rights violations. Kaya, samantalang, sila pala ang mga magnanakaw, sila ang mga mamamatay tao, sila ang mga nanggigipit at sila ang nang-aapi sa ating mga kababayan. Laging alipin tayo, sinakal tayo sa pamamagitan ng ekonomiya. No? Samantalang noong panahon ni Presidente Marcos, lahat tayo ay magaan ang buhay. Nagrereklamo sila ng mga human rights measures. Eh si Joma din ang nagpapatay ng mga NPA kasi gusto nilang sumerender, ayaw silang payagan. So, pinapatay sila. Kaya maraming namatay noon. Dahil na pinatay ni Marcos, hindi, pinatay din ng mga NPA sa utos ni Joma. Kaya dapat si Joma umuwi dito yan eh, para malaman niya kung ano yung mga kasalanan niya. No? At mga kababayan, ayan na nga, yung ABS-CBN, napakaraming violations na ginawa niya. Isipin nyo, nag-register pa sila dun sa PESA para lamang na maging tax exempt sila. Ano ba naman yung export nila? Eh mabuti sana kung kagaya ng mga dilata, ng mga goods, o kung ano-anong merchandise. Eh hindi naman, no? Para magkaroon sila ng exemption sa taxes. At isipin nyo, kung ang GNA7 ay nagbabayad isang bilyon, sila 200 million to 300 million lamang. Di ba napakalihan yung diferensya? Eh yung pala, ginawa nilang talagang mauutak eh. Oh, isipin nyo yun? Hindi lamang yun. Nung bago pa madeklara ang martial law, katakot-takot pala ang utang nila sa BBP.
na kaya naman sinagip na lang ni Marcos no, na binawi na lang, kinuha na lang yung Meralco na yan. Noong Meralco, noong kinuha yan ng administrasyon ni Presidente Marcos, yan ay may utang na pagkalaki-laki, daan-daan milyon na utang ng Meralco. At hindi na sila makapag-improve ng kanilang pasilidad kasi nga hindi na nila kaya dahil lugi sila. At ang nangyari, nung tinake over yan ng administration of President Marcos, binayaran pa sila sa kanilang pag-aari mga stocks na ang pagkakaalam ay 6% lang naman. Binayaran pa sila doon. And yet, nung magsumunpot yung putaragis na Edsawa na yan, yung boba na Cory Aquino na yan, ibinigay na naman yung Meralco ng walang bayad. Isipin nyo yun, ha? Walang bayad. Binigay yan sa mga Lopez. Kaya ayun na naman ang mga Pilipino, nagtsatsaga na naman. Nagtatrabaho tayo para lang may maibayad sa tubig at sa kuryente. Malaki ang nababawas sa ating mga income ang napupunta sa kuryente at sa tubig at sa mga toll gate, sa gasolina. Ang gasolina, di ba? Dapat mura ang gasolina kung hindi ibinenta nila Cory yung Petron. Dahil yung Petron ay pag-aari ng gobyerno yan. Ang purpose dyan ni Presidente Marcos ay upang hindi makapagtaas ng presyo itong mga ano cartel ng iba-ibang mga gas companies, ng oil companies. Anong nangyari? Binenta din yan, no? At binenta niya pati si FBR, no? Kaya ang nangyari dyan, naghihirap talaga ng mga Pilipino dahil dyan sa lintik ng EDSA 1 na yan. Yung EDSA 1 talaga na yan ang nagpahamak sa ating bayan. Yan talaga ang sumira ng lahat ng ang pundasyon ng ating bayan, yung EDSA 1 na yan. At ang mga Aquino-Aquino na mga peke na hero, mga peke komunista, mga peke na hero. Ayan, yung mga Aquino-Aquino na yan. Matagal na tayong pinaglululoko at ang naglululoko sa atin yan ay yung ABS-CBN na yan. Yan ang nagpaniwala sa atin na hero daw yung putakin ng Hindot na si Ninoy Aquino, no? Kaya yan ang nagpabola sa atin. Yan. Yung boba na putang inang Cory Aquino, yan ang nagpabola rin sa atin. Yung ABS-CBN na yan, dapat yan sulugin yung putang inang ABS-CBN na yan. Kaya yan, dapat na ano. Yan ang nag-look. Kaya talaga tayo nagkandahirap-hirap ang Pilipinas dahil sa mga hayop na yan. Mga kababayan. Kaya ako galit na galit sa mga hayop na yan. No? Okay? Oh. Ito, but puntahan naman natin ngayon ang DOTR, no? Nasabi mo lang yung ano dahil sa... Sa galit ko. Eh, talaga ng mga hayop yung mga yan eh. Pinagluluko ko tayo niyo. Matagal na tayo pinagluluko ko ng mga hayop na yan. No? Oo. Ngayon, balikan natin naman yung DOTR. Alam niyo itong DOTR, yung Department of Transportation, ha? Ito, inis na inis ako sa bagay na ito. Sapagkat... Lahat na nga ng paraan ginagawa na nila para makapagsilbi sa ating mga kababayan, sa ating bansa, sa ating mga kababayan. Pero, meron pa rin mga komunistang kaliwa na mga senador na kagaya ni Rizal Tiberos, no? Na pilit na ibinabagsak ang imahe ng DOTR. Sinasabi niya anti-poor. Anti-poor daw. Ito, banggitin ko nga sa inyo, ha? Ang etong DOTR ngayon ang gumagawa ng paraan upang magkaroon ng PNR o ng release, ng bagong release papunta sa Clark, no? At papunta sa Bicol at papunta sa Calamba. In fact, yung iba dyan ay gumagana na. At mga bagong trade. Ngayon, meron pa yung MRT7, di ba? O, yan ay pagsisilbi sa mga kababayan natin yan na kinakailangan ng araw-araw na transportasyon sa pagpunta nila sa kanilang mga trabaho at mga sa kanilang pag-uwi sa bahay, no? At ang Metro Manila Subway, yan lahat yan ay patuloy na ginagawa ng DOTR. Anti-poor pa ba yan? Ha? Anti-poor pa ba yan? Ha? Aba, inong panahon nga ng Ninoy Aquino, walang nagawa yung ano, sirain ang sirain yung bagong dahil pinagkakitaan nila, pinagnakawan nila ng daan-daang milyon ang maintenance ng MRT. Kaya nga ang mga tao noon, nakapila, magmula istasyon hanggang sa baba, hanggang sa kabilang kanto, nakapila sa MRT. O, noong panahon ni Presidente Duterte, at nang ito sa pangunguna ni Secretary Artugade, ano ang nangyari? Di ba? Ang nangyari, naayos ang mga bagon at nakabili pa ng mga bagon na bago. Kaya ngayon, fully operational.
Pagkatapos sasabihin niyo pa, ikaw, Risa Otevero, sasabihin mo anti-poor. Ha? Nasa na utak na napunta mo, palibasa Smartmatic Senator ka eh. So, hindi lang naman dahil sa pandaraya ni Smartmatic, hindi ka naman mananalo. Oh. Oh. Ito pa, ha? Yung libreng hatid ng DOTR, yung mga sasakyan na ginagamit nila na galing sa DOTR, yung libreng hatid sa mga estudyante na na-stranded dito sa Metro Manila noong panahon ng COVID, noong mag-umpisa ang COVID. At yung mga OFW, yung mga stranded na OFW na after ng quarantine nila, ihinahatid sila noong sa kanilang mga probinsya. Ha? Ilan ang nahatid nila? Yan lahat. Anti-poor pa ba yan? Ha? Palibhasa, hindi mo alam ang sinasabi mo. Para sabihin mo na anti-poor. Hindi mo nalalaman kung ano ang mga achievements at kung ano ang mga ginawa ng DOTR sa pangunguna ni Secretary Artugabe. No? Noong panahon ninyo, nila Noynoy, wala kayong nagawa. Bagkos, siniraan niyo pa ang mga bagon at pinagkwartahan pa ng administrasyon ni Noynoy. No? Hayag na hayag naman niya na nasira na. At ilang taon, meron ba silang napalit na bagon dyan sa mga tren na yan? Wala! Oh, tapos sasabihin mo, anti-poor? Abay, pambihira ka. Ay, nako. Ito naman. Yung ano ba? Kasama ba to? Oo, kasama yan. Oh, napapadaan yung sa Espanya na yun. Oh, napakaganda. Yung papuntang San Pedro Laguna na ano, di ba yung mga PNR trains yan, bago? Bagong-bago. Kailan nangyari yan? Di ba yan ay pagsisilbi sa taong bayan? Sa mga kababayan natin na hindi maka-afford na bumili ng mga sasakyan? Ano, sasabihin mo pa rin anti-poor? Ha? Napaka-